Kay Nico naman po, sobrang sobrang okay niya katrabaho. Noong una, hindi ko siya kinakausap kasi parang nahihiya ako sa kanya kasi napapanood ko siya sa TV dati. Sobrang, sobrang grateful and masaya po kasi yung parang kailangan kong i-play, as in kailangan ko gayahin si Tita Alma, kailangan ko magpaka Alma Moreno. Sobrang, sobrang saya, sobrang, first time ko po kasi mag-comedy, so medyo kinakabahan ako ganyan. Pero na-pull off ko naman po dahil sa tulong ni Direk Bobby. Paano mo pinagandaan yon? Nanood ka ba ng mga movies ni Ness? Kinausap mo ba siya? Nakipag-bonding ka ba sa kanya? How did you prepare for it? Before po kami pumasok sa lock-in, nanood po ako ng mga movies ni Tita Alma. Pero yung mga napanood ko po kasi parang mga serious na, as in yung parang drama, ganyan. So, nung nandun na lang kami sa waiting area namin, yun, nakipag-bonding na lang po ako kay Tita Alma. Kasi ang layo ng character ng mga napanood. Ready po. Last na lang, binigay ba siyang tips sa'yo on how to play herself? Yung ano po, yung mga galaw niya, parang sabi niya, panoodin ko daw po siya kung paano gumalaw, ganyan. Kasi yung role ko po dito, ano eh, yung parang from 40 years old, tapos bumata. So, parang kahit nagpa-botox ako, dapat, oops, kahit nagpa-surgery ako, dapat ganun pa rin yung kilos ko. As in, para pa rin akong pinanganak ng mga... Kila Andrew po, tsaka kay Debbie, parang halos wala po kami masyadong scene na magkasama. Ang nakakasama ko lang madalas si Nico. Kasi si Tita Alma po, hindi ko po siya pwedeng makasama sa isang scene. Kasi isa lang yung role namin. So, yung kay Nico naman po, sobrang, sobrang okay niya katrabaho. Noong una, hindi ko siya kinakausap kasi parang... nahihiya ako sa kanya kasi napapanood ko siya sa TV dati. So, ayun. Pero sobrang approachable niya. Tapos, ginaguide niya din po ako pagdating dun sa mga, kung paano mag-execute ng comedy. As in, nung mga jokes, ganyan. Kasi first time ko po mag-comedy. So, yun po. Kala Andrew naman po, tsaka kay Debbie. Sobrang, sobrang cool nila. As in, lalo-lalo na si Debbie. Sobrang dami ko natutunan sa kanya. Ayan po. Love scenes with Nico. Yung love scenes po namin, as in sobrang bilis lang. As in sobrang bilis lang. May isa lang ditong love scene, yung opening namin. Yun, yung pinaka matagal yata na na-shoot namin. Kasi parang sobrang ganda niya. Para siyang... Broadway, parang teatro, theatrical siya. So, yun din yung sinasabi ni Nico kanina na parang nanginginig siya nung pumunta siya doon, ganyan. Pero, yun, na-shoot naman po namin ang maayos. Pinaka-challenging, siguro yung role ko po mismo, sobrang nakaka-challenge kasi kailangan ko pong maging, kailangan ko umak as Tita Alma, as in lahat ng galaw niya as Maricar, kailangan kong makuha. So, yun po yung pinaka-challenging na part. Kasi, hindi po kami nagkaroon ng time bago kami pumasok dito sa lock-in. So, parang dito ko na lang siya kinilala, as in yung lahat nung kailangan dito ko lang natutunan sa lock-in. Tapos yun po, first time ko po kasi mag-comedy, so parang medyo nahirapan din ako
pagdating sa pagbato-bato ng line. So, sobrang thankful ako na boses na lang ni Tita Alma talaga yung ginamit nila sa pelikula. Ah, talaga? Dinab? Dinab sa'yo yung boses? Yes, opo. Wow! Okay, isa yan sa mga aabangan natin. Wala naman po. Sobrang professional. Actually, mas concerned pa nga ako kay Nikko kasi lagi niya sinasabi na parang tulungan ko siya dyan kasi expert, as in, sanay na ako sa Viva Max, ganyan. So, ang nafe-feel ko lang yung parang kailangan ko talaga siya tulungan sa mga scene, ganyan. Tsaka nararamdaman ko sobrang natetense si Nikko, yung parang hindi niya alam, as in, nanginginig talaga siya tuwing gagawa kami ng love scene. Natetense, so parang naninigas, gano'n. Opo, lahat po tumitigas. Ay, dako. All right.